Hello mga kabuji! Today, pag-uusapan natin kung paano nga ba kami nakarating dito sa Canada. Yung mga considerations sa pagpili ng school, province, proof of funds at yung mga school requirements. Pero disclaimer lang mga kabuji ha, hindi tayo immigration consultant. Lahat ng sasabihin at i-share natin today ay based lang sa experience namin and personal research. So kung interested ka sa topic na ito, please keep on watching! So, paano nga ba kami nakarating dito sa Canada? So, yan ay walang iba, kundi dahil sa student pathway. Actually, may iba't ibang pathway para makarating dito sa Canada. Una na nga yun, student pathway, pwede ding visitor visa, kaya lang pag visitor visa, hindi kayo pwedeng mag-work. As in, yun lang talaga yung purpose nyo, mag-visit dito sa Canada. Next is LMIA, or yung Labor Market Impact Assessment, wherein meron akong employer talaga na naghihintay dito sa Canada. Kaya lang medyo steep yung competition kasi talaga kailangan mag-prove ng company na wala silang makita dito sa Canada na merong skill na hinahanap nila para sa work na ino-offer nila. So, yun, medyo mahirap yun, pero possible naman siya. Pero, kumaga mahirap, mabihira yung ganong opportunity. Tapos, meron pa ibang mga pathway pero hindi ako ganun ka-familiar kaya hindi ko din sila ma-discuss sa inyo. So, it's up to you kung gusto niyo pang explore yung iba't ibang pathways para makarating dito sa Canada. Tapos, yung isa nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung pathway na tinahak namin, walang iba kundi ang student pathway. Okay? This is actually one of the fastest pathway dito sa Canada. Inuulit ko po, fastest, the easiest. Okay? Lalo na ngayon na sunod-sunod yung paghigpit ng IRCC sa mga international students. Pero mamaya na natin pag-usapan yung paghigpit na yun, okay? So sa student pathway, mag-i-enroll ka sa isang DLI or Designated Learning Institution dito sa Canada na mapipili mo either post-secondary education or graduate program. So sa graduate program, it's either master's or doctoral program, which is mas advisable ngayon yun, yung graduate program. Kasi talagang mas madaling ma-secure yung PGWP na mamaya i-discuss ko kung ano yung PGWP. In my case, 2-year program yung kinuha ko, which is Postgraduate Diploma in Human Resources Management. Ayan, so where to begin? Saan tayo magsisimula mga kabuji kung paano tayo makakarating dito sa Canada? So una sa lahat, kailangan nating piliin ang mabuti kung saang province. Okay, saang province natin pipiliin pumunta. Okay? Bakit mahalaga na i-consider yung province? Kasi i-consider natin lahat ng factor dito, katulad ng tax and cost of living, yung climate especially, okay? Tapos yung population per province. Okay? You may search for the climate ng iba't ibang provinces dito. Like for example, the warmest city daw dito sa Canada ay located dito sa British Columbia, which is nandito kami sa British Columbia, pero yung capital ng BC, yung Victoria, yun daw yung warmest city dito sa Canada, na hindi extreme yung winter. Dito sa amin sa Prince George, hindi din naman daw ganun ka-extreme yung winter. Unlike other provinces like Alberta, na umaabot daw sa negative 35 degrees kapag talagang winter, very harsh and extreme yung winter sa kanila. So, isa yun sa mga dapat consider yung climate. Next is yung tax. Ayan. Yung tax dito ay depende per province. Hindi katulad sa Philippines na kung ganito yung VAT, it applies to all of the provinces and all of the islands sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dito hindi. And according to my research, the province with the highest tax is Quebec. Okay? And second most populated province din siya dito sa Canada. At kung extreme ang winter sa Alberta, kabaliktaran naman yung tax, okay? Sila naman yung may lowest tax rates dito sa Canada. So, ayun, diba? So, you choose kung gusto mo sa extreme winter pero mababa yung tax or doon ka sa medyo mataas yung tax pero hindi naman ganun ka-extreme yung winter. So, it's up to you. Kaya kailangan i-consider lahat kung kaya ng katawan natin, kaya ng bulsa natin. So, alin ang kaya ng kalooban natin. Alright?
Yan. So, bali your income tax depends on the province or territory you live in. So, the more money you make, syempre, the higher the tax will be. Okay? Meron kasi silang tinatawag na tax bracket. So, for example, nagpo-fall sa ganitong range yung kita mo per year, ganito lang din yung tax mo. Okay? So, the same thing din pala sa mga binibili natin. Okay? Ina-avail na service, may mga tax yun. Pero ganun din naman sa lahat ng bansa, di ba? May tax naman talaga sa lahat. Dito nga lang, yung nakikita mong price tag, hindi yun yung talagang presyo. Yun yung presyo nung bilihin. Pero kapag ka nag-check out ka na or nasa cashier ka na, dun palang mag-a-appear yung additional tax doon sa service or sa product. Okay? Tapos dito nga, sabi ko sa inyo, depende sa province yung tax. Hindi fixed for all of the Canada's provinces and territories. Okay? Next, ano pa'y dapat i-consider sa pagpili ng province ay population. Okay? Syempre, pwede din natin i-consider ito. Kasi, di ba, mas maraming tao sa isang lugar, mas steep yung competition sa trabaho, sa opportunities. Yeah. So, dito, ang mga may largest population ay yung Ontario, followed by Quebec, British Columbia, and Alberta. So, again, do your research kung saan mas marami pang job opportunities or mas marami pang opportunities kasi hindi ganun ka-crowded. Okay? Pero hindi naman necessarily ibig sabihin pag crowded isang lugar, wala na ding job opportunities. Siyempre, pag mas maraming tao, mas maraming nagbubukas na businesses and opportunities. Okay? Possible din kasi na kung maraming tao or malaki ang population ng isang province, kasi malaki din yung province itself. Ayan. So, lagi namang may opportunities for sure. Basta hindi lang tayo ganun ka-choosy or demanding, especially pag nag-start pa lang tayo. Ika nga na iba, talagang kapag punta mo dito, back to zero ka. Pero hindi naman laging back to zero. Pwede namang ma-apply pa rin natin kung ano yung experiences natin sa Pinas or kung saan tayong bansa galing. Isa pa pala na pwede natin i-consider, mga kabuji, sa pagpili ng province ay kung meron na tayong kakilala sa particular province na yun. Like, for example, friends or family, relatives, kasi mas madali yung adjustment kapag meron na kayong kakilala. Like for example, sa amin, may friends na kami dito, sila Rochelle, Mark, and si Kuya Hunter. So, hindi ganun kahirap sa amin mag-adjust kasi talagang sinasamahan nila kami during our second day here. Sinamahan nila kami na asikasuhin lahat ng mga documents sa kailangan, like yung SIN nga, para isa sa mga requirements para makapag-work ka dito. Tapos, yung BCID, bangko, and phones, and gadgets, and all yun. So, mas madali talaga, and medyo less yung homesickness kapag meron ka nang kakilala sa province na pupuntahan mo. Ayan, so pag nakapili na kayo ng province, or na-take into consideration nyo na lahat ng mga factors na sinabi ko kanina, it's time for you to decide kung aling school or designated learning institution ang pipiliin nyo. Kung saan ino-offer yung gusto nyong program, kung saan affordable yung tuition fee, yan. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, naghihigpit na si Canada like as early as January 22, 2024. Ang dami ng pagbabago pagdating sa mga international students. Like yung capping, nag-limit na sila ng mga international students na papasok sa Canada. This is not to discourage you ha, mga kabuchi. Ano lang yun, talagang facts yun. Kahit mag-research tayo sa lahat ng social media platforms or sa Google or kahit saan pa man yan, talagang merong paghihigpit na nangyayari. Now, pinaka-mainam na kuhanin, in my opinion talaga ngayon, ay graduate program like master's degree program or doctoral program. Kasi yon talagang malaki yung chance talaga, may guarantee na magkakaroon kayo ng PGWP. So, ano ba yung PGWP? Postgraduate Work Permit. Kasi noon, nung bago pa maghigpit, kunwari kumuha ko ng 2-year program dito, after ko mag-schooling, mag-a-apply lang for PGWP, bibigyan ako ng another 3 years para i-practice yung kinuha kong course dito para makagain ako ng work experience dito. So, mas madali yun, mas may advantage siya. Kasi for a total of 5 years, pwede tayong magtrabaho at makahanap ng permanent residency opportunity. Kaya lang ngayon, since naghigpit nga, ang mas may guarantee na makakuha ng postgraduate work permit ay yung mga kukuha ng master's degree program and doctoral program. Kaya sabi ko sa inyo mga kabuchi, kung meron kayong desire or goal na pumunta dito, mas mainam na yung mga programs na yun yung kuhanin. And aside from that, yung advantage pa ng pagkuha ng graduate program like master's degree program and doctoral program ay talagang makukuha, madaling
isama pala ang mga, ang husband and child or children mo. Like, may issue ng open work permit si husband, may issue din ng temporary resident visa or student permit for minor yung mga children. Kasi ngayong 2024, yung mga kumuha ng postgraduate diploma, karamihan ay hindi na inallow na magsama ng OWP or ng husband or common law partner na i-issuehan ng open work permit. Ayun. So, ang tendency, kung ikaw yung international student, you are on your own kapag postgraduate diploma ang kukunin mo or other than yung any courses aside from graduate program. So, ayun. Medyo mahirap kasi 24 hours na lang ngayon ang inaallow na number of hours per week na pwedeng magtrabaho ang isang international student. Ayun. So, kung hindi graduate program yung kunin mo, possible pa rin naman ma-issuehan ng postgraduate work permit as long as essential yung kinuha mong program dito. Like yung mga medical-related courses, construction-related courses, yung mga ganun. Yung talagang essential dito sa Canada or in demand. Tapos, sa pagpili ng program, hindi lang basta yung gusto nyo lang. Okay? Importante na align siya dun sa previous education natin sa Pilipinas. Or kung hindi man, eh medyo malapit o kaya nating i-defend sa tinatawag nating statement of purpose or letter of intent. Kasi may ganun, isa siya sa mga requirement na i-discuss natin sa susunod ng mga vlogs, no? Isa siya sa mga requirements sa statement of purpose. Kailangan i-defend natin doon, i-justify natin doon bakit itong course na to yung gusto natin, yung kukuhanin natin, kung aligned ba siya sa previous education natin, or kung meron bang ambag ito kapag natapos natin to sa Canada, may ambag ba sa buhay natin or sa opportunities, mag-open ba ng maraming opportunities para sa atin kapag natapos natin yung program na to. Hindi basta kung ano lang mapili natin, hindi naman aligned sa previous work natin or previous education. Kasi pag nag-a-apply tayo as an international student or mag-lodge tayo ng application, ang primary natin na kailangan i-prove or i-justify ay yung mag-aaral tayo dito kasi para mas competent tayo sa workplace o may mas magandang opportunity na naghihintay tayo sa atin dito sa Pilipinas. Ganun yung student visa, di ba? Kaya nga, student visa, yung goal natin ay mag-aral. Okay? Kapag family application, okay lang din. Ayun. Basta ma-i-justify natin na kailangan kasama mo si husband or si wife or si common law partner na as moral support as you pursue your studies here in Canada. Or kapag may, in case may kasama kayong kids na mag-aaral na, pwedeng student permit for minors. Kapag naman toddlers pa lang sila, you can apply for temporary resident visa. Just like the case ni Aya, since 2 years old pa lang siya, ayun, TRV or temporary resident visa yung in-apply namin sa kanya. So, in my case, ako yung SP, student permit, si husband yung open work permit, pero it's not always the case. Pwedeng baliktad, yung lalaki siya si SP, OWP yung wife. Just like that. Pwede din yung common law partner as long as madedefend nyo or madejustify nyo na talagang back in the Philippines or kung saan man kayong lugar ay talagang meron kayong same address, ganun. Talagang magkasama talaga kayo. Okay? Again, very shallow pa lang itong discussion ko mga kabuji regarding student pathway ha. Talagang yung pinaka-steps lang talaga, general steps na pinagdaanan namin. Pero yung detailed discussion per part, like yung writing statement of purpose, yung lahat ng mga documents na nilodge namin sa GCK na tinatawag, i-discuss natin yan sa mga susunod na vlogs. So, sobrang ang lawak lang kasi talaga nitong student pathway. Ang daing dapat aralin, ang daming dapat i-search, i-consider kapag mag-a-apply tayo as an international student. Ayan, so kapag na-consider nyo na lahat sa province, sa target nyo, and sa school or designated a learning institution na gusto nyo, pwede na kayo mag-enroll. Ayan. So, hanapin nyo lang yung mga requirements ng program na kukunin nyo mismo sa website, directly sa website nila. Hindi ko ma-provide lahat kasi ang daming schools dito, no? Ako in my case, sa College of New Caledonia, here in Prince George, British Columbia, Canada, ako nag-enroll. Okay? So, ang mga requirements lang noon, nung nag-apply ako last year pa to, February 2023, ayan, ang mga requirements lang nun ay high school TOR ko or transcript of records, high school diploma, college TOR or transcript of records, passport bio page, curriculum vitae, and Duolingo test, okay, or IELTS. Actually, mostly naman sa schools dito sa Canada, waived na yung IELTS. So, okay na sa kanila, mostly, ay yung Duolingo test. You just type in Duolingo test. Ayun, like, magkano ba binayaran ko nun?
Hindi ko maalala, nasa around 2,500 in pesos ha. Hindi ko maalala kung paano siya sa Canadian dollar. Ayun, test siya na may 4 components. Okay, yung literacy, comprehension, conversation, and production. Ang requirement lang noon sa school ko nung nag-take ako ay maka 115 lang na general average ng 4 na components. And per component, hindi dapat bababa sa 105. So, luckily, pumasa naman tayo mga kabuji. Hindi naman siya ganun kahirap, lalo at second language naman talaga natin yung English. So, as long as nakakaunawa, nakakasalita tayo, and nakakaintindi ng English, hindi siya ganun kahirap ipasa. Ayan. Yun yung mga ano, ilan lang yun? 7 lang ata yung requirements na yun sa school ko. Mostly, ganun lang din naman sa ibang school. Pero, ngayon may ano na, may mga additional na mami, i-discuss ko. Pero, kapag na-comply na natin yung mga requirements ng school na papasukan natin, bibigyan na nila tayo ng instruction as to how to pay for our tuition. Yan. So, isa sa mga tip na nabasa namin noon sa mga groups, page, and sa pagpanonood ng mga vlogs ay talagang 1 year sana na tuition fee ang isecure para mas ma-express natin na ganun tayo kadesidido na i-pursue yung study natin dito sa Canada. And at the same time, ano din siya, advantage din siya kasi hindi mo poproblemahin yung after ng first sem, poproblemahin mo na naman yung another sem na tuition fee. So, maganda syempre, na-secure natin 1 year. Tapos, saka mag-work and then, yun, ipon para sa next year. So, in my case, nag-down ako noon ng 10,000 Canadian dollar sa school, ayan, para ma-secure ko yung buong taon na tuition fee ko. So, meron pa rin, so the rest, ayan, we'll work on that this year para makabayad ng susunod na taon. Kasi sabi ko nga, 2-year postgraduate diploma yung kinuha ko dito sa Canada. Ayan, so after natin ma-comply lahat ng requirements, yung tuition fee, ma-settle yung tuition fee, after a few weeks, makareceive na tayo ng letter of acceptance. Kasama din dun yung tuition fee deposit receipt. Ayan, isa yun sa mga powerful na document na kailangan natin pag nagpasa tayo or nag-lodge tayo ng application natin sa tinatawag na GC key. Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, may paghihigpit na nangyari since January 22, 2024, wherein nagkaroon na ng capping o paglilimit sa number of international students na papapasukin dito sa Canada. Like, 360,000 na lang this year, 2024, yung ia-allow for the whole Canada, ha? Maghahati-hati mga provinces and schools sa 360,000 na yun, no? So, it's a decrease of 35% compared before sa dami, like, around million yung pumapasok sa Canada every year as an international student, kasama pa yung mga nila OWP and SP minor or TRV. Ayan, imagine, ganun kalaki yung ibinaba nung inaalaw na pumasok dito sa Canada. Kasi nga, meron din kasing housing crisis dito ngayon, yung maraming pumapasok international student, pero hindi ganun ka-enough yung mga housing or rental units dito. At alam ko sa 360,000 na yun na i-divide sa mga provinces and school, hindi yun equal. Okay, depende pa rin kung crowded na sa school na yun or sa province na yun. Ang tendency, mas konti lang din yung i-allow na student sa particular school or province. Okay, so hanap kayo ng mga school na hindi pa ganun crowded or province na hindi pa ganun kadami yung international students. Tapos, dahil nga sa capping na yan na 360,000 for the whole year of 2024, meron pang additional na requirement aside from yung pagka na-receive nyo na yung letter of acceptance or LOA, meron pang kailangan na provincial attestation letter or tinatawag na PAL. Okay, ito yung parang document na i-issue ng province as a verification na pasok pa kayo sa limit ng international students na papasok sa particular province na yun. Okay, pero don't worry, you don't need to contact naman the mismong government. Okay, yung mismong government ng particular province na pupuntahan nyo. Yung government na yun, sila yung magre-release sa DLI nyo or sa designated learning institution nyo nung provincial attestation letter na ibig sabihin, pasok pa kayo dun sa limit, okay, sa quota nila doon sa particular province na yun. Okay, so aside from LOA, ayun, i-issue din sa inyo yung provincial attestation letter. In our case, hindi na kami umabot dun kasi luckily, mga kabuji, December 6, 2023, we got the approval, kaming tatlo, si tatay, si Aya, tsaka ako,
Ayun, December 6, 2023, just before naghigpit talaga nung January 22, 2024. Ayun, kaya naisama, kasama pa rin si Aya at si Tatay dito sa Canada. So talagang we are really grateful to God na pinalusot kami bago maghigpitan. Pero don't be discouraged, talagang anong, talagang tiyaga lang din, tsaka nasa plano lang din talaga ni Lord lahat, di ba? Kung para sa inyo, ipagkakaloob naman. Para sa atin, ipagkakaloob. Kung saan tayo mas mapapabuti, doon tayo dadalhin lagi ni Lord, di ba? Amen? Ayan. So, ayun lang muna yung mga steps and considerations kung nagbabala kayo na pumasok dito sa Canada as an international student. Whether naghigpit man si IRCC or hindi, ang mahalaga talaga dito ay kung talagang meron kayong conviction na pumunta dito, talagang gusto nyong i-pursue yung study dito, there's no harm in trying, mga kabuji. So, sabi ko nga sa inyo, kung will talaga ni Lord na makarating kayo dito, kung saan tayo mas mapapabuti, doon naman tayo lagi dinadala ni Lord. So, good luck mga kabuji. See you on our next vlogs. Pag-uusapan naman natin doon yung mga requirements kapag nagla-lodge na tayo. Tapos yung mga kasunod pang mga requirements like biometrics, medical, and all. Ayan. So, see you on the next vlog. Bye-bye!